Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa buhay ng Holy Family. Siguro naman lahat tayo ay nakakaalam na ang Holy Family ay si Jesus, ang Virgin Mary at si Saint Joseph. So, ang tatlo ay magkasama. Nagkaroon ako ng interest na tingnan ang kaunting history nito. At nakita ko na noon palang 1490 nagsimula ang art ng maging popular ang Holy Family. Nagkaroon ito din ng veneration ng Holy Family at naging formal noong 17th century ni Saint Francis de Laval. Siya ay unang bishop ng New France at nagtatag ng confraternity ng mga Holy Family. Ang Holy Family ay naging isang kongregasyon at ito ay tinatawag na kongregasyon of the Missionaries of Holy Family. At ang kanilang buhay ay naging model nila ang buhay ng Holy Family. So ang mga pare, mga brothers ng kongregasyong ito ay nag-promote ng Holy Family as kanilang missionary mission. Kaya dun sa missionary mission nila, pinahalagahan nila ang buhay at karanasan ng mag-iina ang pamilya. Kaya sa buhay pamilya ay pinapahalagahan ang kabanalan. Dito rin ako nagkaroon ng interest dahil sa tingin ko ang Holy Family ay napakagandang modelo ng pagninilay na magandang tingnan ang buhay nila bilang pamilya na dapat tularan ng marami. Una, ang pamilya nila sa akin ding pagre-research, nakita ko yung papel na ginampanan nila kasama ang Diyos. So hindi hiwalay sa tawag ng Diyos. Si Maria ay kinausap ng anghel at ganun din si San Jose na nakipag-ugnayan at nakipagkasundo sa anghel na sila ang magiging ama at ina ni Jesus. Ang pagmamahal na ito ay napakahalaga dahil bilang magulang at bilang tatay ng pamilya, magandang tingnan ang kanilang mga halimbawa. Ang kanilang halimbawa na paghanap buhay ay pagpapahalaga sa buhay ng kanilang pamilya. Dahil hindi sila mabubuhay noon kapag walang magtatrabaho at walang nagtutulungan. So, ang buhay ni Jesus, kung titingnan natin, ay naranasan niya ang pagiging totoong
tatay ni San Jose at pagiging mapagmahal na ina ni Belen Maria. At nakakuha si Jesus ng mga ugali at mga karanasan ng pagtatrabaho, pagmamahal sa trabaho sa kanyang kabataan. Kaya nakita niya na ang kahalagahan ng pamilya ay kahalagahan ng isang komunidad, isang pamilya na nagtutulungan. Kung titingnan ko nga yung karanasan kay San Jose, no? Paano siya nagtuturo sa kanyang anak? Tinuturuan niyang gumawa sa kanyang na paggawa ng sa mga kahoy, no, sa gawain. At ganun din si Maria, no, nagtutulungan ang at sa pamamaraan iyon itinuturo ni San Jose sa pamilya ang karapat-dapat at ang kahalagahan ng tapat na manggagawa. So, diyan ko nakita ang bukasyon na ang pag-aasawa ay isang bukasyon. Hindi lamang ito para sa pansarili, kundi bukasyon ng pakikipagniig natin sa Diyos na ang pagpapahalaga sa pamilya ay isang napaka magandang misyon natin sa buhay. So, ang pag-aalaga ay nananatili sa loob ng pamilya, nananatili tayo sa pamilya natin at nagkakaroon ng pagmamahalan. So, kung titingnan natin ngayon ang karanasan ng mga magsing-irog o mga pamilya, marami nang nagkakahiwalay at madali nang nagkakaroon ng hiwalayan. Kaya kung titingnan natin ang pagiging modelo ng Holy Family, iso ay isang direksyon ng buhay na magandang balik-balikan natin at pakinggan natin sa salita ng Diyos ano ang ginampanampapel ng pamilya sa buhay ni Jesus. So, napakahalaga ang pamilya bilang daluyan ng kasaysayan at daluyan ng tunay na pagmamahal. So, ito po muna ang aking ibabahagi at sana ay nakapulo tayo ng kaunting aral at patuloy nating mahalin, manatili at alagaan ang ating pamilya. So, kuya nanding pumuli, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat.